Hey guys, this is Senpai Mike Heru and welcome to my channel. In today's video, we're going to talk about the faction warfare and things you should know. But first, if you are new to my channel, please like, share, and subscribe. And now, let's begin. Bago natin umpisahan yung topic, nais ko muna magpasalamat kay Cuerdas Fuego sa pag-share about sa gathering. Kapag nag-gather daw kayo, pwede nyo siyang i-refine sa city. So, mas tataas yung value ng mga nag-gather nyo. So, ayan yung ano niya, comment niya dun sa last video na ginawa ko about sa basic gathering. And kay Demesia, or Messiah, about sa PvP zone. Yung blue and yellow zone daw is ano, non-lethal. So, meaning, pwede kayong ma-PK dun pero hindi malalaglag yung mga items nyo. Yun nga lang, madadamage. So, madadamage yung weapon nyo. So, mahal din yung repair. Unlike dun sa, ano naman, sa black zone and red zone naman, mahuhulog daw yung mga items nyo. So, once na mahulog, talagang malulot ng player and also yung silver nun, hindi naman daw mahuhulog lahat. So, may mahuhulog na konti lang. So, ayun. Thank you sa mga nag-share ng info. So, balik na tayo sa topic natin. So, as you can see, binabawi namin yung outpost dito na ano, sinakop ng ibang faction. So, itong faction, ano pangalan ng faction na to? Sterling ba? Palitin ko. So, as you can see, dinedepensahan namin yung outpost namin. So, sinakop kasi to ng ano, Fort Sterling faction. So, ito kailangan mong patayin yung ano dito, champion, etc. Yan, a champion ng Fort Sterling. Kasi pag sinakop nila, magiging flag nila yan. Mag-iiba yung flag. So, mamaya papakita ko paano mag-join sa faction. So, ito, pinapakita ko muna yung, ano, yung pag-atake namin, pag-charge. So, pwede kang mag-mount dito. And also, pag faction warfare, ano ka, pwede kang mapatay kahit blue zone, yellow zone, pwede kang mapatay. Yun nga lang, madadamage yung weapon mo. Hindi malalaglag yung mga equipment mo. And yung pera mo, konti lang yung mahuhulog. So, ayan. Puntahan namin yung 1. Yan. So, nasakop na kasi namin. Nabawi namin yung 3. So, may mga dagdag yan eh. May mga points yan eh. So, ano. Mamaya papakita ako. So, dito. Papakita ko sa inyo paano ano. Mag-join sa ano faction. So, ang gagawin ko muna is naka-faction kasi ako. So, parang bumalik ka sa normal. Kiklik mo ulit yun. Yung dahon. So, makikita niya magbi-blink-blink siya. So, babalik siya parang ano eh. Magiging neutral. Neutral mode ka, parang ganun. Di ba, may PvP mode. Pag kinilik mo yan, magiging espada eh. PvP mode. Pero ang gagawin ko, ayan. So, naka-neutral yan. So, wala siyang, ano. Lalabas yung guild namin. Ayun, nakita yung guild. Yung Undox guild, yung may manok. So, malalaman mo kapag nasa faction ka na, magiging dahon yan. So, pupunta ka lang dito. Sa, ano, Captain kay Flynn Swift. Sa flag, click mo lang yung flag. So, mai-enlist ka na. Makapag-register ka na. Kumbaga, participate. Makapag-participate ka na sa faction. So, ayan. Yan, kita nyo, nag-iba na. Kulay, ano na. Kulay green na. Dahon na. Hindi na siya yung katulad ng guild namin. So, ayan. Ang makukuha nyo sa faction, ito, pwede nyo i-exchange dito yung mga makukuha nyong mga points. Ayan. Ito, ayan. Yan yung mga points na pangukuha nyo. So, madadagdagan yung ano nyo, yung kulay green na yan. Kapag may nagagather kayo, napapatay ng mga monster or player, sa kapag may nasasakop kayong ano, outpost, may nababawi kayong outpost, may nasasakop kayong outpost. Malaking dagdag. So, mamaya papakita ko sa inyo paano kami sumubod, paano yung rambulan kanina. So, pakita ko muna yung mga ayan, yung mga reward. Ayan, ito yung daily rewards na makukuha nyo. So, maximum 5,000 may ano, bonus yan. Daily yan, nare-refresh yan. And also, meron ding monthly, yan, campaign reward for days for week. So, ito, yan. Pero hindi nyo siya ma-claim kapag hindi kayo naka-premium. So, yung premium, kailangan nyo mag-top up yan, parang ano, parang VIP something, ganyan, i-premium nyo. So, minimum 300 pesos per week ata yung gano'n. So, ito yung limang, ano, faction, Fort Sterling, Limhurst, Bridgewatch, Marlock, Tetford, yan. May mga weekly ano rin, faction report. So, ito yung mga nagawa ko. So, kakaumpisa ko lang kasi, nag-try lang ako eh.
ine-explore ko pa rin naman eh, no? Player knockdown, isa pa lang. Tapos may mga capture-capture din. So, yan. So, ito yung ano. Ito yung ranking naman. Mercenary, recruit, scout. Tapos ito yung mga ano. Yung mga faction bonuses, etc. So, yan. Recruit. Ang next ano, recruit. So, mahaba pa yung mga ranking na yan. Hanggang ano yan. Guardian of the Forest something. Ganun. Yan. 4,000 points kasi sa ano eh, recruit eh. Tapos 9,000 scout. Guard, 15. Yan. After few hours, ayan na, check natin. So, nandito ako sa ano, sa Birch Corps. So, ano na ako, scout na. Pag-guard na, ayan. So, tumaas na yung ano natin, ayan, rank. So, nag-try tayo mag-capture-capture. May current, yung current points natin is 12,000. So, Protector of the Forest pala yung pinaka-ano nito. Maximum, ano, rank. So, ayan. Gather-gather lang ako dito. So, ngayon guys, tatry ko naman, ano, i-capture to. Ah, lakas na i-capture. Hindi, atakihin ko yung number 4. Sa ngayon, nandun sila sa 1 eh. May nagrarambulan. Tingnan nyo yung mapa. Di ba may bilog dun? So, meaning maraming tao dun sa lugar na yun, sa spot na yun. Naglalabanan sila dun. So, ako, habang ano, sumasalisi lang ako dito sa 4. Pitas-pitas lang ng mga guard, ganyan. Ayan. So, makikita nyo naman dyan sa map eh. Unasan na yung maraming, ano, kumbaga, maraming grupo. Pero minsan, syempre, may mga papalapit na rin sa'yo, hindi mo alam. Kasi nakikita nila, may espadang naglalabanan tulad yan. O, ayan na, may nakakita sa akin. Ako po, takbo muna. Takbo, takbo, takbo. Mababa lang yung weapon ko. Hindi ako andito. Tier ano lang yan. Tier 5 lang yung aking weapon. Masakit din kasi guys kapag ano. Kapag mataas yung tier nyo. Tapos namatay kayo. Mas malaki yung damage. Kumbaga yung repair. So ang sakit sa repair. Lalo kung pera mo, yung silver mo is konti lang yung silver. Tinitipid. Hindi ka pwede mag-faction war. Tapos dala-dala mo yung mga ano mo, mga tier weapon mo na matataas yung ano. Kapag na-damage kasi or na-down ka, malaki din yung ano, pang repair. So, ibig sabihin, pag mas mataas, mas malakas yung repair. Kaya dapat, hanggat maaari kung ano lang yung kaya nyong i-afford na ipang repair nyo sa ano nyo, weapon nyo. Kung tier 4 lang kayo, tier 4 lang. Para hindi ganun kalaki yung ano, damage kapag namatay kayo. So, itong part, ano, party ko, ang kulit. Hindi ako tinitigilan nito. Grabe. Kasi dual class ako eh, nagpalit ako ng ano, boxer, nagtry lang ako ng boxer. So, babalikan ko to, tatandaan ko yung pangalan mo, party ko, I'll be back. Why are you crying? So, pag namatay kayo, marerespond kayo sa ano, nearest outpost na hindi pa nakakapture ng ano, ibang faction. So, dito, rambulan na kasi nagdatingan na rin yung ibang ano eh. Naka-faction warfare. So, kapag hindi kasi nag-participate sa faction warfare, ano, hindi ka makakasali dito. Hindi ka rin mapipikay ng ibang, ano, ibang faction. Pero kapag nasa yellow zone ka, kahit hindi ka na-join sa faction, pwede ka pa rin mapikay. So, ayun. So, rambula na. Kailangan na namin bawiin yung mga, ano, yung mga outpost. Ayan, sige, takbuhan. So, nasa na kaya yung party ko na yun? Hantingin ko yun eh. Akala mo talaga malakas ano. So yan, rambulan muna, boom. Kapag ano kasi, pasok ka ng pasok, madededs ka agad dito eh. Dapat tanjahin mo rin eh. Yan, dito, habulin natin to. Boom. Boom. Okay. Patay na, napataya, nahapin natin si ano. Pwede rin kayo mag ano dito, magamit din kayo ng mga, pag dito, yung food. Para at least may buffs naman yung ano. Tapos yung may mga mount dito, ang hirap patayin yan. Kasi ang unang madadamage dyan, yung mount. So kapag na-mount ka, yung katulad yung mga makukunat na mount, mahaba HP, medyo safe ka nun. Medyo safe. Pero pag once na bumaba ka sa mount mo, may cooldown yung ano eh, skill. So kung balak mo maipag-gera, dapat medyo malayo, lagyan mo ng ano, distance. Pagbaba mo ng mount, maglagay ka ng distance kasi may cooldown yun. Kasi kung doon ka bababa sa harapan ng ano, kalaban, wala kang skill, kumbaga nagko-cooldown yung skill mo. Babanatan ka na, babatuhan ka na skip. So, mag-ano kayo, kumbaga mag-allowance kayo ng distance kung saan kayo maipag-gera, maipag-rambulan. So, ato, nakita ko na. Ito siya. Boom. Ito na. Sige. Takbo.
Boom! Ano ka ngayon? So ayun, buti na lang kasama ko si Goku. Nakabawi din kahit pa paano. So try na natin bawiin yung number 3, yung outpost 3 ng Limhurst. So shout out sa mga faction natin, mga Limhurst. Yo. Sige, bawiin natin. So kasi once na na-attack kasi ito ng ibang faction, yung mismong dito magta-transform na nila ka-faction nila, kumbaga mapupunta sa kanila, pero mababawi naman din. So may dagdag points din yan, every kill ng player, monster, and also kapag may mga na-capture kayong outpost or na-depensahan. Kung makikita nyo yung bilog na yan, so iikot yan, once na iikot yan, ma-capture nyo na yan. So next naman is yung number 4. So as you can see, nasa ibang map na kami. Nagka-capture na kami ibang outpost ng kalaban. So ito, nandito kami sa Flimsdale. Yan. So makikita nyo mga kaparty ko, ayan, ang dami. So hanggang, hindi ko alam kung hanggang ilang kami dito, hanggang 20 ata or yung maximum party. Hindi ko pa kasi na-try kasi hindi naman ako yung party leader. So yung party leader kasi dito pwedeng mag-mark kung saan pwedeng yung next target or next na susugurin. So yun, ang dami namin, oh. Ang maganda kasi sa game na to sa Albion, maraming player talaga. So year 2017 pa tong game na to, hanggang ngayon 2022 buhay pa rin yung mga player. Kasi sa games na to, kahit hindi ka maglaro araw-araw, kapag nag-resume ka naman sa paglalaro, makakahabol ka pa rin kasi yung level naman dito sa weapon, saka diskarte lang sa pagbabato ng skill. Ganun. So ayun. Kaya siguro, kita nyo, pila-pila. Ang dami. Yun nga lang ang masaklap dito pag mataas yung tier na weapon mo, tapos napatay ka. Ayun lang. Ang mahal ng repair. Malaki din ng repair. Saka kapag napunta ka sa red zone and black zone, laglag lahat ng item mo. So, kaya dapat titignan nyo muna yung mga map na pupuntahan nyo, huwag kayong pasok ng pasok. So, ngayon, nandito kami sa Flindel, blue zone siya, kahit mapatay ka dito, damage lang ng madadamage lang yung weapon nyo. So, yan. Punta naman kami sa ibang map. Malawak to kasi, malawak yung map na to. So, limang faction pa yan, tapos ang lawak pa ng map, kaya hindi ka mabuboring kasi pwede kang mag-explore, punta ka sa iba't ibang lugar, iba't ibang faction. Ingat ka nga lang. So ngayon, nandito kami sa may Oak Copse. So blue pa rin to. So ayan, nakikita nyo, ayun o, oh, yung minamark ng may naglalaban dun sa number 3. So sasakupin na namin yan. So medyo mahaba tong faction war, inabot din ng ilang oras. So 31 outpost na yung nasasakop namin. Kita nyo, lumalabas sa taas eh. So, may mga daily reward, ayan. Daily reward. Kasi kapag may nakaka-capture kayong faction, outpost pala, na nakaka-receive kayo ng mga bonus na faction points na pwede nyong i-exchange. So, mamaya pakita ko yung yung exchange, kung ano yung makukuha natin. So, ayun, nakabalik na ako dito sa base namin. I-exchange ko na yung mga nakuha kong yan. Itong tag nito, faction points pa tawag dito. Yan, Limhurst. So, ito ang kukunin ko, yung iron camping chest, Limhurst. So, maganda kasing niya yun eh, yung reward na yan. Kahit ako sa inyo anong meron dito. So, use niya lang yan, 9,000 ng So, ito, sulit na yung dito, yung nyo dito, 9,000. Ito, 100,000 combat fame. Boom. Yung isa 250 eh. Hindi 200 lang pala, 250. So ito, yan, silver. So maganda. So pag may mga faction, sali din kayo kasi maganda rin yung bigay ng exchange reward. So ayan. Saka pag pumapatay naman din kayo ng ibang monster, gather,
may dagdag, pero mas malaki kapag faction warfare yung ano, sinadihan nyo. Pag nagka-capture, capture kayo, pumapatay ng player. Yun nga lang, ang tip ko doon, ang tips ko doon, ano, huwag nyo dalhin yung mga malalakas nyong tier or matataas na tier kung ayaw nyong mag-repair ng, ano, ng mahal. So, dapat mababa. So, ang gagawin ko nga next time, ano eh, mabab, ano, or wala na akong gamit, wala na akong suot na gamit or naka-cape lang ako and weapon. Oh, parang ganito. Ganito na lang yung gagawin ko kapag may ano. Para hindi masakit. Ang sakit ng pagre-repair eh. Ang mahal. So, ayun lang. Ayun lang naman ang ano. So, kung may mga suggestion kayo or may additional information kayo about sa ano, faction warfare, ano lang, comment nyo lang dito sa baba para malaman din ng iba. Kasi ako, kahit ako ine-explore ko pa tong ano, game, bago lang din ako sa game na to. Kung ano lang yung napapansin ko, nakikita ko, yun lang yung ano, sinishare ko. So, ayun. Tapos, pwede rin kayo mag-repair dito sa ano, sa mga outpost. May mga repair shop din dito. Basta outpost nyo ah, na-capture nyo na, pwede kayo mag-repair doon. Para pwede nyo maayos agad, kasi pag nasira na nasira, hindi nyo na magagamit, magiging trash na lang ang equipment nyo. So, ayun lang. And that's it for now. If you have any question, suggestion, or clarification, kindly comment down below. Thank you so much for watching. As always, I will see you on the next video. Bye!